whatever you have in your position right now, pag tayo namatay, iwanan natin lahat yan. Tandaan natin, mga kababayan, mga public officials, ang ating mga anak, ang sabay ng Pilipino nakatingala sa atin. Umaasa sa ina ng bayan, sa ama ng bayan. Tayong lahat yun na nagsiservisyo at elected. So I'm hoping na magkaisa tayo, tulungan natin yung mga mahirap. Ako, hindi ko pinapangarap na kung anong posisyon ako basta ako makatulong sa taong bayan. Kasi galit ako kahit sarili kong pera, ginagastos ko para sa taong bayan eh. Tapos yung para sa mga mahirap, ninanakaw pa yung pera. Mahiya naman kayo lahat. Pasensya na po kayo, Mr. Morales, pero ito po yung nararamdaman ko. Ilagay po kayo ng Pangulo dyan dahil ang Pangulo ayaw ng korupsyon. Ilagay ka ng Pangulo, ayaw ng korupsyon. Tapos, nung nilagay ka dyan, dapat binulgar mo lahat yung mga anomalian na nalaman mo para ikaw pa ang magiging hero ng bayan. Ang kailangan dito sa bansa natin, puso-puso na nagmamahal sa para sa mga kababayan natin. Yun ang kailangan natin, utak. Mayroon na tayong utak. Alam natin, alam nga kung paano mag-urap. Ang PhilHealth ay para sa ating mga kababayan. Lalo na sa mga walang kakayahan na magbayad para sa health services. Sa gitna ng pandemya, mas lalong umaasa ang ating mga naghihirap na mga kababayan sa ating gobyerno. Now, itong billion-billion ang pinag-uusapan dito sa PhilHealth. Instead na encourage natin ang sabay ng Pilipino na naghihirap, na huwag mawala ng pag-asa, huwag ma-discourage sa buhay. Eh, itong balita na ito na na-discover natin, itong corruption na ito, ano na lang ang hindi ko lubos maisip ako kasi naramdaman ko kung anong pagiging mahirap. Ano na lang ang pakiramdam ng mga mahirap ngayon? Ano sino pang inaasahan nila, sino pang aasahan nila? Hindi ko maintindihan kung ano nangyayari na sa ating bansa. Ang dami ng korupsyon, ang daming nagugutom, ang daming naghihirap. Sino pa ang pagtitiwalaan ng mga tao? Sino pang, forgive me, Mr. President, but ako kasi madamdamin ako pagdating sa mga ganyan, Mr. President, na para sa mga mahihirap. At alam ko na ang buong Senate, lahat ng mga aking kasamahan, hindi hinto hanggat hindi na ipakulong lahat ng mga involved dito sa PhilHealth. At hindi lang ito dito sa PhilHealth. Hanggat nandyan tayong lahat sa pagsiservisyo, hanapin natin ang mga taong involved sa corruption na nagpapahirap sa ating mga kababayang Pilipino. Nagpapahirap sa ating bansa. Mananagot ang mga kurakot. Magkaroon ng pagbabago sa PhilHealth. Di ko masakit talaga ang loob ko, Mr. President, dahil for how many heads na nilagay dyan sa PhilHealth. Example na lang, pasensya na po kayo, Mr. Morales, pero ito po yung nararamdaman ko. Ilagay po kayo ng Pangulo dyan dahil ang Pangulo ayaw ng korupsyon. Ilagay ka ng Pangulo, ayaw ng korupsyon. Tapos, nung nilagay ka dyan, dapat binulgar mo lahat yung mga anomalian na nalaman mo para ikaw pa ang magiging hero ng bayan. Ikaw pa ang saluduhan naming lahat. Dahil sapagkat talaga sa'yo, binulgar mo lahat ng ano. Pero ano yung hindi ako satisfied doon sa sagot mo, na sabi mo na yan na kasi yung kinagisna nung naupo ako. Eh, therefore, dapat ibulgar mo kung ano yung mga anomalya. Mga kababayan ko, mga kasamahan ko sa gobyerno, mga empleyado, public officials, elected or
at elected, please, kahit ako, hindi ako magsirbisyo sa government, basta maayos ang ating pagsirbisyo para sa mga mahirap na tao. Please, ang mga tao na naghihirap, ramdam ko ang gutom, ramdam ko ang pangangailangan, ramdam ko ang kanilang paghihirap sa buhay. At itong PhilHealth, isa ito sa nakakatulong sa ating mga kababayan na naghihirap. PhilHealth, DSWD, yan ang inaasahan, yan nakatingala halos lahat ng mga kababayan natin na naghihirap. Sa totoo lang, kailangan natin dito sa bansa na to, hindi kailangan ng yung utak na talagang genius ka. Ang kailangan dito sa bansa natin, puso na nagmamahal sa para sa mga kababayan natin. Yun ang kailangan natin, utak. Mayroon na tayong utak. Alam natin, alam nga kung paano mag-urap. Ang problema natin dito, puso. We need a true leader na nagmamahal talaga sa mga mahirap, nagmamahal sa ating bansa. And I'm hoping, and we're so blessed because of this administration. I'm hoping na lahat ng mga nag-corrupt ngayon, makikita natin at ng bangsabayan ng Pilipino na malagay sila behind bars. Malagay sa kulungan para maging halimbawa sa lahat. Grabe. But before I end my manifestation, Mr. President, forgive me kung emotional ako, nakapagsabi ako ng medyo hindi magandang words, but yan po ang nasa puso ko. But before I end my manifestation, Mr. President, I would like to leave this verse in Luke 16 verse 15. He said to them, "You are the ones who justify yourselves in the eyes of others, but God knows your heart. What people value highly is detestable in God's sight." So remember this. Whatever you have in your position right now, pag tayo namatay, iwanan natin lahat yan. Tandaan natin, mga kababayan, mga public officials, ang ating mga anak, ang sabay ng Pilipino nakatingala sa atin. Umaasa sa ina ng bayan, sa ama ng bayan. Tayong lahat yun na nagsiservisyo at elected. So I'm hoping na magkaisa tayo, tulungan natin yung mga mahirap. Ako, hindi ko pinapangarap na kung anong posisyon ako, basta ako makatulong sa taong bayan. Kasi, nagalit ako. Kahit sarili kong pera, ginagastos ko para sa taong bayan. Tapos, yung para sa mga mahirap, ninanakaw pa yung pera. Mahiya naman kayo lahat. Thank you, Mr. President.